Tapos yung nakita kong sign dito, ito siya. Bali ito. Matulis siya, patulis. Ganun din yung siya. Yun. Tapos yung hardship naman, magkakatabi sila. Ito yung hardship. Yung patulis nila, patungo doon sa malaking bato. At saka itong malaking bato. Itong malaking bato na to, baka lumay sa inyo siya. Ito. Full na malaki. Tsaka maliit. Ayan, magkatabi lang sila. Dito ako nalito. Tapos ayun pa. Ito. May full din siya. Itong mga bato na hardship, yung tulis niya, sa yun, yung tatlong yan, papunta doon, sa isang malayang bato. Tapos yung isa, yun. Tapos yan. Bale, yung rock formation niya, halos naka-triangle. O, ayan. Triangle siya. Tama yung digging spot namin. Dito sa gitna. Ito yung mga bato na nakukay namin. Triangle. Pababa lahat yung formation niya. Ayan. Patusok, patusok. Dado. Yan. Patusok yan, patusok. Dato. Lahat. Patusok yan. Yan pa. Yan. Yan. Yan lahat yung mga bato na nakawon namin. Siya. Oo. Patusok lahat. Ito, malaki ito. Malaki yan. Sign of bar. Nauna ka din eh. Tapos yan, all three malaki po sa personal. Yan. Kasha. Magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito na naman po tayo magbabalik upang magbabahagi na naman ng kaunting kalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army na itinago dito sa ating bansa. Nagbaon nga po ng mga kayamanan ang mga Japanese Imperial Army during Second World War. Yan po ay galing sa Southeast Asia kung saan nalut po nila halos lahat ng bangko at maging ang mga mayayaman na mga negosyante at mga bahay ay naluuban at hindi pa nakaligtas ang mga museum at mga minahan ay natangay din po ng mga Japanese Imperial Army. At natrap sila sa Pilipinas at napilitan silang ibaon ito dito po sa ating bansa. Ang atin pong pag-uusapan ngayong topic ay tungkol po sa mga nakatriangle na mga bato at mga punong kahoy. Gaano nga ba kalalim ang ating huhukayin? Malapit na nga ba tayo sa kayamanan kapag
hinukay natin o natagpuan po natin ang mga nakatriangle na punong kahoy at nakatriangle na mga malalaking bato. Yan po ay ating pag-uusapan, mga ka-treasure hunter. Maya-maya lamang tayo po muna ay magpapasalamat na naman po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming maraming salamat po, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang umusad at maka-download pa po tayo ng maraming mga video tungkol po sa pag-treasure hunting. So pag-uusapan nga po natin ngayon, mga ka-treasure hunter, ang tungkol po sa mga nakatriangle na punong kahoy, kung gaano kalalim ang ating huhukayin at ano ang mga palatandaan kung gaano ito kalalim ang ating tutuklasin sa ilalim, at maaari nating matatagpuan ang mga sikreto na ibinaon po ng mga Japanese Imperial Army. Sa ating experience na kung saan natuklasan natin yung mga nakatriangle na mga punong kahoy at nakatriangle na mga bato, ay ating natagpuan ang mga arrowhead kapag hinukay po natin yung gitna ng may nakatriangle na punong kahoy, at maging yung sa ilalim po ng bawat isa ng punong kahoy na yan ay may matatagpuan tayong mga pointer na kung saan nagtuturo kung saan ang direksyon ng eksaktong lokasyon ng paghuhukayan. Susundan lang po natin yun, at nagtuturo nga po sa gitna ng nakatriangle na punong kahoy. At doon po sa gitna ng nakatriangle na punong kahoy ay may makikita tayong mga marker na malalaking bato or mga bato na may mga clue at additional confirmation sign na nagsasabi na pailalim, kagaya ng letter D, letter C, triangle na mga bato or mga diamond shape na mga bato na nandoon magkasama-sama. At hindi lang yan, mga ka-treasure hunter, may makikita din po tayong mga karakter na mga hayop na kung saan minsan ay walang nguso, tapyas na ang nguso, katulad ng mga ibon, mga baboy, o mga kung ano-ano pang mga hayop na ginawa po ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan sa kanilang pagbabalik. Bukod po sa mga sign, mga ka-treasure hunter, ay may iba pa pong pamamaraan upang malaman natin yung distansya ng lalim. Paano natin malalaman kung gaano kalalim ang ating huhukayin kapag nakita natin yung mga nakatriangle na mga malalaking bato or mga punong kahoy? Base po sa karanasan natin at karanasan po ng ating mga ka-treasure hunter, at kabilang na po yung mga ibang engineers na ating kakilala na nakatuklas po ng mga nakatriangle na mga batong malalaki at nakatriangle na mga punong kahoy, at nalaman po nila ang distansya ng kinaruruunan ng treasure, ay ibabahagi natin sa inyo ang tinatawag na kumon na distansya po, ng tinatawag na distansya ng mga nakatriangle na punong kahoy at mga nakatriangle na mga bato. So yung pong mga nakatriangle na mga bato ay may distansya na tinatawag na common distance, o magkaparihas ang distansya. Bawat isang puno o bawat isang bato ay yung triangular distance niya ay parihas, yung po ang tinatawag na proportion distance. At kung ano po ang distansya ng magkaparihas na sukat, yun po ang distansya ng lalim sa ilalim. Ang tanong, diritso na ba tayo sa kinaruruunan ng treasure, sapagkat atat na atat tayo na kapag nakita na natin yung mga sign na yan, nakita na natin yung mga iba pang mga confirmation markers, ay gaganahan tayo, sapagkat alam natin na sigurado at alam natin na positive. Subalit hindi pa po direkta yun. Mayroon pa po tayong matatagpuan ng mga confirmation signs sa ilalim, at may makikita tayong mga animal character na naman na nagtuturo ng kaunting distansya. Ibig sabihin, hindi na ganun kalayo, malapit na doon.
At may makikita tayong mga heart shapes, triangle shapes ng patulis. Lahat patulis, pailalim, lahat nagtuturo kung saan yung direksyon na pupuntahan natin. So may guide pa po tayo dun sa ilalim. At may makikita tayong mga packets. Tandaan natin yan, yung mga packets, yung katulad halimbawa ng triangle na napakalaki sa gilid. At mayroong mga minsan number 8, number 4, yung mga tulis noon or mga angle noon ay mga mahalaga. Kailangan pong ipunin natin lahat ng ating makukuhang mga ebidensya or mga maliliit na bato ay tandaan natin ang mga posisyon noon, sapagkat mahalaga po yun na guide kung saan na naroon yung nakatagong kayamanan. So sa ilalim may mga packet, yung tinatawag na triangular packets, may heart shapes na packet, at mayroong mga numbers na packet. Ibig sabihin, bulsa, parang bulsa. Yun po ay bubuksan natin isa-isa, sapagkat para po yung mga baraha na kung saan ay may mga rules na ginagampanan sa mapa po ng mga Japanese Imperial Army. So napakahalaga po yun. So yun po yung tinatawag na proportional distance. Yung parihas na sukat ay yun po yung lalim ng kinaruroonan ng treasures or ng treasure. So pangalawa ay yun po yung tinatawag na find the difference distance. Ibig sabihin, kapag hindi magkaparehas ang sukat ng distansya ng mga bato, mayroon kasing magkadikit yung dalawa, medyo dikit at malayo yung isa. Ang pahaba yun, parihaba, at yun po ay nagtuturo pa sa isang depositong malaki sa kabilang bundok, at mayroon pa siyang tinuturo na ibang lokasyon sa kabilang bundok. At yun pong distansya na mahaba na dalawa, kasi yung dalawang magkadikit, yung dalawa na yun, parihaba yun. At yung pinakamahaba nun, yung diferensya niya, find the difference, yung mahaba, yun po yung tinatawag na sukat pailalim. Yan po ay aprobado at na-discovery na po natin yan sa isa pong site na ating nire-recover. At nalaman po natin yung distansya ng pintuan. So ibig sabihin, pintuan pa po yun, hindi pa po diretso ha. Mayroon po kasing mga nagukay na atat kaagad pag nakita yung mga ganun, siguradong-sigurado na nag-aanuhan na sa kung ano yung kanilang gagawin. Hindi pa po, napakahirap pa pong hagilapin yun sa ilalim, sapagkat napakatalino po ng mga Japanese Imperial Army. Papahirapan po talaga tayo at kayo sa inyong pong paghahanap. Subalit sa paghihirap ay may kapalit po yan na tinatawag na ginhawa. So lahat ng bagay na ating gagawin na pagmahirap ay may ginhawa yan. So kapag napuntahan na po natin yung ilalim, ay mayroon na po tayong makikitang kakaiba, mga color codes, violet na mga lupa, may mga ibig sabihin na po yun, mga red, na mga brown, or ano pa man na halata na nakalayer. Kapag sinabing nakalayer ay maayos na isalansang mga dahon o shell, kung ano pa man yan na inilagay ng mga Japanese Imperial Army, ay isa po yung clue na good sign at continue. Yung mga black na cover, yun po ay palatandaan naman ng mga tunnels sa ilalim or caves. Kapag black continue pa rin yun, yun po ay may mga guide tayong makikita ng mga arrows na susundan po natin sa ating pag-treasure hunting. So malinaw po ang ating ibinahagi sa inyo ngayon, at sana ay nakapagbigay na naman sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa pag-recover ng mga itinago ng mga Japanese Imperial Army dito po sa ating bansa. At kung mayroon po tayong katanungan at mayroon po kayong koreksyon, paki-comments na lamang po sa ibaba, at malugod po natin itong tinatanggap, sapagkat tayo po ay tao lamang na nagkakamali, at tatanggapin natin ang koreksyon nyo, sapagkat ako ay nagkakamali at hindi tayo perfecto. So kung mayroon po kayong ipapadalang mga videos na ipapadecode, pakipadala na lamang po sa ating messenger, at itry nating i-decode sa abot po ng ating makakaya. At hanggang dito na lamang, maraming salamat po sa inyong panunood sa aking mga videos.